Pinakat na ni darling ko ang plywood na gagamitin natin sa ating supa. Ngayong araw kasi nato is ilalagay na namin para matapos na. Sa tagal ko ba namang pinangarap ito is mabagal lang kasi ang production namin kasi nga. Siyempre, sa dami ng trabaho, isinisingit-singit lang namin ito kapag ka my time. So, eto, na-slice na niya yung plywood. Bali, half inch lang na plywood yung ginamit namin dyan kasi nga, yun lang ang pasok sa budget. Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung mumurahin lang ang ginamit natin kasi nga, kung ano yung pasok sa budget natin, yun ang gagamitin namin. Pero ang plywood ay, ang foam na ginamit namin dito is Uratex yan guys. Ayoko yung paulit-ulit. Ang foam kasi, kailangan yung branded ang gamitin natin kasi kung mumurahin yan, madideform yan and mawawala sa shape ang ating sofa kapag ka, sa katagalan kapag ka, mumurahing foam ang gagamitin natin. So, mas pinili ko itong Uratex yung gamitin natin kasi lifetime ito guys, diba? So, ayan yung ating leather. 4 inches yung kapal ng ating foam. So, and then 54 inches by 75. So kinat lang namin, hinati lang namin yung 54 inches sa dalawa. Yung bandang upuan lang yan guys ha, wala pa dyan ang sandalan. So etong ating plywood, etong ating leather na binili ko. Sa dami ng kulay ng leather, yan lang yung meron doon. And then yan lang din ang nagustuhan ko sa mga leather na nandun. Leather design, leather color. Kasi nga, mas gusto ko yung mas light pa sana ang bibilihin ko dyan. Kaya lang, wala kasi, so sabi ko okay na yan kasi nga warm daw yan sabi ni Sunny Boy. Pero sa akin, malamig dito sa Mountain Province, dito sa bundok. Kaya okay lang na warm yung color ng gagamitin natin. So, depende yan sa lugar nyo. Kung mainit sa lugar nyo dyan sa baba, sa bandang Isabela, syempre gumamit kayo yung mga malamig na color katulad ng mga sky blue, yung mga ganun ba, white, yung mga ganun. Pwede yung ganun. So, dito sa amin, warm color yung pinili ko kasi nga malamig. So, it's okay lang na ganyan yung color. So, after naming makat, tatahiin na ni Lola nyo. Hindi ko pala nasabi sa inyo guys, marunong ako magtahi. Nag-DIY lang din ako sa pagpa-practice magtahi. So, papalitan lang natin ng sinulid itong ating Singer machine. So, ang ating Singer machine is mag-6 months na since binili ko yan. And then ngayon, medyo expert na ang lola nyo sa pagtahi. So, so yung ilalagay nating sinulid, yung kamatch lang din ng ating tela, ating leather. So, yun yung gamitin nating sinulid na pangtahi dito sa ating leather. And then, syempre, magpapalit din tayo ng needle kung ano yung match din dan sa leather na gagamitin natin. So, ito, tahiin na natin. Diyan lang naman sa corner niya. Yung parang pagtatahi lang ng bedsheet ang ginawa ng lola nyo ba? Para simple lang. And then, syempre, i-staple gun lang din naman natin yung pinaka. Gilid-gilid niya, okay lang. Kaya okay lang na ganyan na diyan lang sa pinaka corner yung ating itatahi. So, bali, ganito lang yung itsura niya, guys. Diyan lang, tinahi ko lang ng isang pasada lang. So, ganyan lang sa corner niya. Tapos, finit namin kung magkakasya ba talaga. So, habang finit na, finifit natin ang ating leather. Agoy, nagutom ang lola nyo. Kaya, nagprepare muna tayo ng pagkain. Wala pa kami na natapos, pero ang gutom ko, grabe talaga. Kaya, ito, naghain ako. Yan lang naman ang ating ulam, kamatis, pritong tilapia at ginisang gulay. Pakbet sa nang gawin ko kaya lang ang iba kasi sila Angelo, sila Sunny Boy, hindi niya masyadong sa bagoong kaya yan na lang ang ginawa ko. Ginisa ko na lang and then nagprito ako ng tilapia. So yan ang aming lunch for today. Tapos after namin mag-lunch guys, eto, nilalagyan na ni darling ko ng rugby. Yung kung mapanood nyo ang iba, ang nilalagay is adhesive spray para madikit na dikit. Kaya lang, ang lola nyo walang mabilhan ng adhesive spray ba? Hindi ko alam kung saan nakabili. Kaya, yan lang ang ginamit ko. Yung rugby, yung alternative na pang paste, ang ginamit natin. Rugby na lang. Wait lang. After natin may rugby, nilagay na natin ang plywood. So, i-staple gun na natin. Naangapa pa kami dyan kung paano natin i-staple gun kasi nga first time namin maggawa dyan guys. Kaya syempre parang pinag-aaralan ba bawat moves kung paano yung pagkakalagay talaga. So bago nyo
Bago kayo magplano ng isang project, syempre isipin nyo yung mga materials, kung ano yung position nyo para hindi kayo mamali-mali sa pagkakat, kung ano yung gano'n siya kakapal. Syempre, estimate ba? Estimation is the key. Agui, ganun ba talaga yun? Oo guys, estimation is the key. Kailangan ma-estimate nyo kung gano'n kakapal. And then, dun yun din, para bumabase din kayo sa foam sa materials kung gano'ng kalaki yung leather na ilalagay nyo. So, saktong-sakto lang yung ginawa natin kasi nga sa mahal ng materials, alam nga ang pasobrahan natin. O, diba? Ayan, unti-unti, nabubuo din namin kahit papano is nahihirapan man kami sa una pero ayan, kahit nauunti-unti, natapos din. And then, yung outcome, ang ganda naman yung outcome. Parang wala akong masabi. Siyempre, sa first time kang gagawa ng mga ganyan. Yung itsura niya talaga, so, huwag kang maghanap ng super perfect. Siyempre, kung gaano ka, parang pinagpapraktisan mo nga lang yung sarili mong, diba, sarili mong sofa. And then, pagdating sa client, siyempre, hindi na ganyan ang magiging itsura niya kapag client na ang nagpagawa. So, yan. Nangarap pa talaga ang lola nyo na magkakaroon siya ng client na gagawa ng ganyan, diba? Pero syempre, ang lola nyo naman, alam nyo naman ang lola nyo flexible. Kung meron magpapagawa, o di gagawin natin. Kung walang magpapagawa, okay lang din naman. Kasi marami pa tayong i-DIY dito sa loob ng ating bahay. So, kung makikita nyo yung mga sofa na yan, na lumang sofa is, mga bata pa sila sa Honey Boy, meron na yung sofa na yan. Yan yung papalitan natin, dyan din natin ilalagay siya kapag ka tapos ang sofa nito. So, matagal man buuin talaga, yan. Kung hindi kami mag-join force talaga ni darling ko, hindi yan matapos, ah. O, yan. So, paunti-unti, unti-unti din natapos. O, diba? Yan. So, tapos na ang ating unang upuan. And then, yung pangalawa, hindi na kami nahirapan dito sa pangalawa kasi syempre parang gamay na namin kung paano natin siya buuin, paano ilagay. So, kung makikita nyo, ang bilis, diba? Ayan. Pina-finalize na ni darling yung pagtataking dun sa mga gilid-gilid niya. And then, tapos na yung dalawang upuan sa pinakababa. Next na gawin natin is yung sandalan naman. Sa sandalan naman siya, guys, nag-reduce kami ng size ng foam. Sa halip na 4 inches, naging 3 inches na lang yung foam natin. So, yan yung hinati lang namin yan sa tatlo. Kasi nga, syempre, kung ano yung size ng upuan, mas maliit yung size ng sandalan kasi sandalan lang naman yun. Yung upuan dapat ang mas maluwang, mas malapad. So, dinivide lang namin yan into 3 pieces. So, Uratex din ang gamit namin dyan, guys. Hindi ako affiliate ng Uratex, ha. Hindi ako, baka sabihin nyo, affiliate ako ng Uratex kaya ini-endorse ko. Hindi. Kailangan Uratex ang gagamitin natin kasi pag gugamit nga tayo ng mumurahin, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi rin magtatagal. So, mas mainam pa rin na gagawa, bibilihan na, gumastos din lang tayo, silit-silitin natin. So, Uratex yung ginamit natin dyan. And then, dito sa may Uretain White, sana ang gagamitin natin dyan, guys, kasi nga, gusto natin magiging curve yung kanyang edges dyan, kasi ayoko yung kantuhan yung magiging edges ng ating sandalan, kasi nga, baka hindi maganda. So, curve dapat para hindi daw ramdam yung kanyang plywood sa likod. So, kailangan lagyan ng urethane white. Kaya lang, wala kasing urethane white dun sa Santiago 7 na pinagbilhan natin ng materials. Kaya yan na lang yung in-endorse nung sa atin ng nagtitinda. So, pumayag naman kami and then titignan natin kung maganda ba ang resulta. So, tinakip natin yun dyan sa pinaka sandalan niya and then tsaka na natin siya babalutin. So, syempre, parang nasanay na tayo sa pagbalot kaya mas mabilis natin ginawa yung pagbabalot dun sa sandalan. Dun lang talaga sa pinakaunang upuan na assembly, dun tayo nahirapan. Pero yung mga sumunod nating mga ginawa, hindi na tayo okay na. Okay na yung paggawa natin. So, happy ako kapag kaganyan ng project na malapit-lapit matapos. Kahit mag-overtime kami, kung makita nyo, mas dilim niya sa labas nung ginagawa namin dyan. Pero okay lang, importante is matapos namin. Kinabukasan guys, eto, i-install na natin. And yay! Grabe ang saya ng lola nyo nung pagka-install natin and then yung pagod natin. As in, parang nawala lahat yung mga pagod and then yung mga, syempre, time and effort natin naggawa dyan. Kung makita nyo ang resulta, ang luwang pala, tingin yung itsura. O, diba? Parang sampu ang anak mo, parang pang-mall na yung itsura ng inyong sofa, ah.
Yan ang itsura niya, guys. And then, in-screw lang namin sa pinakalikod-likod niya para hindi siya matanggal yung ating mga foam. Yung pinakaupuan niya, hindi na namin yan in-screw. Hindi na yan matanggal. Yung sandalan lang ang may screw para kahit paano hindi siya matutumba kapag ka inupuan. So, ganyan ang ating sofa. Ang ganda. Super ganda. Hindi ko alam kung ako lang nagandahan. Basta sa akin, maganda yan. Kung sa inyo man pangit, it's up to you. And then, gumawa kayo ng sarili nyo ding DIY and then matetest nyo sa sarili nyo kung gano'ng kahirap gumawa ng ganyan. So, yan lang ang ating video for today. Next video natin is, yung pag-uusapan natin kung magkano yung cost ng paggawa ng mga ganito na sofa, kung magkano yung nagastos natin. So, that's all for today's video. Bye-bye. I hope to see you next video.